Hello, good morning. Today is February 4, Tuesday. So, I'm heading to client dito sa San Rafael. It is driving 21 kilometers bago ko mag-left turn sa barangay dito sa San Rafael. So, dito sa bypass sa Plaridel. Okay, right now, dito kakaliwa na ako dito sa barangay Mabalas-Balas Road. Yan, kakaliwa na ako dyan. Then from that point, 2.4 kilometers, nandun na ako sa location ng client right. So kung makikita nyo yung daan na yan, pag dinerecho nyo yan, I don't know how many kilometers, but this is the way going all the way to San Miguel, Bulacan. Kung makikita nyo yung way na yan, yan yung way na papuntang bypass sa Plaridel, ano. Actually, yung portion ng sa bypass medyo ano na eh, padulo na to eh. Yan, pag dinerecho yan, dire-direcho yan, ganda sa bypass. Now, itong kalye naman na to, yung side na yan, yan yung boundary naman papuntang Candaba, Pampanga. Yan, pag merong way dito, papunta rin sa boundary ng Candaba, Pampanga. Good morning. Today February 4, Tuesday. And location right now dito sa barangay Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan. Wow. So makikita niyo to sa likod ko. Sa farm area. But itong sa harap ko naman nandito yung location ng client. Si Sir Joel with the brand new Toyota Fortuner. So ang ganda ng likod nila, makikita niyo. Oh. Very nice. Green na green. Kaya dito, presko rito, lalo na sa gabi. And even kaninang early morning, ano, lamig. So, kakatapos na lang yung installation. Pakita ko lang sa inyo, very quick. Natural na. Which is a very common na ang Toyota Fortuner na makikita nyo. Sa very smooth installation din. Demo na kay Sir Joel. Tanungin natin sa kanya by audio lang kung anong magiging feedback niya regarding sa installation and overall functionality ng Lenovo dashcam. Right now, yan, tapos na nga installation dito sa brand new Toyota Fortuner. So makikita nyo, yan, pakita ko sa inyo. Uy, naka-vehicle tint pa si Sir Joel. Now, kung papakita ko sa inyo, side view lang. So yun ang location ng rear camera for the Toyota Fortuner. Yan. Sa gilid lang. So kung tatayo ka dito sa ganitong side, hindi mo na makikita. Halos medyo gitna din naman. And tingnan natin sa loob. And actually buksan natin 'tong likod. Yan, kung makikita nyo. Simulan natin sa taas yan. So, malinis yan. So, wala kayong makikita na nakabuka dyan, nakabaklas, o mga wiring na nakasabit na tingin. So, malinis. Yan. So, ang rear camera, yun nga, nasa labas. So, sa mother clients, popular na rin nilalagay ang rear cam dito. So, sa mga viewers ngayon, kung makikita nyo, tingnan nyo ibang videos namin ng rear camera nandito at malinis sa malinis. Tagong-tago, wala kayong makikitang wiring nandyan yung rear camera. So, kala mo Bluetooth eh, no? So, hindi ko na-elaborate paano nilalagay ang rear camera dito. Basta, pag may rear camera dito, nandyan ang rear camera and that's it. So, malinis sa malinis. So, makikita nyo sa loob. Oh, malinis sa malinis siya, wala mga wiring yan. Kung ano lang, yung normal. Kung ano yung nakikita nyo sa vehicle nyo, yun lang yun. Wala kayong makikita mga wiring. Sa harap naman, sa makikita nyo, ayan, oh, malinis sa malinis, wala mga wiring yan. So, wala mga nakasabit.
And this is the best installation ng monitor na makikita nyo. So, tingnan muna natin ang mirror mode ng Lenovo dashcam. So yan, so sa mga viewers, tingnan nyo maigi. So mukha lang din siya sa salamin, no? So yan, tingnan nyo maigi, oh. Iba nagtatanong, ano itsura ng salamin niya? Ayan, oh. So tingnan nyo yung video maigi, oh. Yan ang reflection ng mirror niya. So that's the Lenovo dashcam, makikita nyo. Ilan dashcam ang nakita nyo? Rear view mirror dashcam na merong brand na ganito. Kung ano man ang brand ng dashcam nyo, may logo ba silang ganyan? Dito nyo makikita ang originality. Kung gano'ng kaganda rin ang gumawa ang Lenovo dashcam. And this is the best installation na makukuha nyo from All About Type. Nakikita nyo ba yan from the other installer or other shop? This type of installation is only available from All About Type. And itong Lenovo dashcam ni Sir Joel is equipped also with the Lenovo power box. So Lenovo din ang brand ng power box niya. And also as a hardware kit din yan. So ibig sabihin nun, hindi na ginagamit yung 12 volt socket o cigarette lighter socket. So wala nang mga wiring. Okay, saan nakakonect ang power line niya? Sa fuse box. Hindi ko na-elaborate o papakita kung saan ang connection niya. It means, kahit na nakapark ang vehicle, pwede siya mag-record. Pero may setting ka na pwede mo siyang i-off kung ayaw mong gamitin. Pwede mong gamitin 12 or 24 hours recording. Ibig sabihin nun, kahit na nakapark ang vehicle, nakapatay ang makina, pwede mag-record ang dashcam. Pero hindi nyo makikita na naka-ano sa monitor, naka-stealth mode din siya. So later pa, i-demo ko yan. Nakikita nyo yung split mode. So pwedeng ilipat-lipat ang screen gamit lang ang swipe function niya. So ang bilis, di ba? Ayan, ang front cam. So rear cam niya. So yan yung split mode niya. So tingnan niyo maigi gaano kaganda ang quality niya. So yeah, makikita nyo, pwede, during recording, nagre-record din, eh, no? So, yeah, makikita nyo yung day-to-day. Ayan, February 4, 12:22 p.m. na, so year 2020. So, yan, habang nagre-record yan, pwede kayo mag-take ng pictures for locking the video and para i-mute yung audio recording niya. Taka na home screen, yan yun, yung for viewing the camera. For taking pictures, playback ng videos and pictures. Sa setting niya, makikita niyo yung mga adjustment niya. First page, second page yan. Makikita niyo sa second page, nandiyan yung night vision, yung motion detection, recording audio, G-sensor, and cut-off ACC. Okay, cut-off ACC, yan ang control ng Lenovo power box niyo. So, tingnan niyo yung option niyo. So, kung gusto niyo pag in-engine off na, ayun yung na nagre-record, o set niyo lang ng power off. But right now, nakasetup siya ng 24 hours. So it means, pag na-engine off na, continuous ang recording niya. Mamaya papakita ko sa inyo. So frame rate setting niya for the Lenovo power box. So nakaset siya ng 1 frame per second. So third page, nandiyan ang adjustment niya for the language, auto screen off, luminance setting, daytime setting, format, and restore factory setting. So, of course, cancel yan. And yung firmware information niya. Okay, sa lahat ng mga viewers, ito ang latest na Lenovo dashcam na available ngayon sa market. So, makikita nyo, ito yung firmware. Ito yung latest upgrade ng Lenovo dashcam. Okay, kunwari yan, kung ano man nakikita nyo dyan, nagre-record eh, no? Yan, nakikita nyo nagre-record. Okay, isi-switch off na, or engine off na. So, papakita ko sa inyo activation ng Lenovo power box. Sir, pwede pong pakapatay na yung makina. So, yan, i-engine off na ni sir yung makina. Tinanggal na yung susi, then, so, counting na siya.
3, 2. Okay, yun. So, kung titingnan nyo, mirror mode na siya. Yan, kung titingnan nyo, may ikipatay na makina niyan. Oh, wala na yung susi. Oh. So, engine off na yan. Pero yan, recording pa rin yan. So, buksan natin gamit ang button. See? So, bumubukas pa, pero recording yan. Nakalap recording yan. Pag nag-playback kayo, makikita nyo, normal playback ang ipapakita nyan. Gamit ang lap recording ng Lenovo Powerbox. Bumalik ulit siya sa mirror mode, which is stealth mode siya. So, kung makikita nyo, pag nagre-record yan, yan, nakapatay ang makina. So, salamin lang siya. So, hindi mahalata na nagre-record pala yung vehicle. Tapos, the Lenovo Dashcam with the Lenovo Powerbox. Na-demo ko na kay Sir Joel yung paggamit ng Lenovo Dashcam with the Lenovo Powerbox. And ito siya, katabi ko na ngayon. Tanungin lang natin siya regarding sa overall functionality, installation, and bakit niya napili yung all-about type magkabit ng Lenovo Dashcam with the Lenovo Powerbox dito sa brand new Toyota Fortuner niya. Sir Joel, thank you for availing the home service installation. Sir, ano napansin mo sir sa overall functionality, quality nitong Lenovo Dashcam with the Lenovo Powerbox? Yung Lenovo Powerbox nga, with the Powerbox, maganda yung screen niya, tapos yung clear, tapos yung response ng pag tinatch mo yung screen niya, mabilis siyang mag-react yung ano niya, yung responsive. Response ng ano niya, yung reaction ng screen. Tapos sir, nakita ni sir yung pag-i-install eh, no? Pag-wire. Sir, ano observe mo sir sa installation? Ano, malinis. Parang bumalik ulit sa dati. Parang walang nangyari sa mga gilid, yung mga in-install ng mga wire. Doon ako nabilib eh. Saka malinis yung ano. Yun, yan. Nakita niya. Ni sir talaga lahat. Binuksan, wiring. Sir, nakita mo yung wiring, paano nakita, nailagay? Nakita ko. Malinis eh, no? The best eh. No? Malinis. Tapos binalik talagang halos wala naman nangyari. Sir, para walang nangyari, nagdagdag lang yung camera. Yun nga. Pangatlo sir, ano ba mga daylan? Kasi ito si Sir Joel, seaman to. And well, it's one of popular na ship sa buong mundo, itong Royal Caribbean. Wow, di ba? Taga Royal Caribbean to si Sir Joel. Sir, napanood mo tong video na to nung nasa barko ka ba? Anong sa mo napanood, sir? Dito na, nasa vacation ako. Ayun, napanood niya pala. Bago ako mag-release ng sasakyan, sinecheck ko na sa mga YouTube, yung mga pagkabit ng mga ganito sa mga installation ng dashcam. Kaya bago ako maglabas sa sasakyan eh, ito na agad ang tinecheck ko, yung all about yung height. Ayun, napanood to pala niya. Thank you kay Sir Joel for watching the video. Sa Facebook ba siya napanood? Facebook. Yeah, Facebook. Kasi nakapost po ang mga videos namin sa Facebook and YouTube channel. And again, thank you for availing the home service installation dito sa Dagat-Dagatan, San Rafael, Bulacan. Nakita niyo na sa video kanina yung pagpunta, no? So, all the way from bypass sa Plaridel Road, kakaliwa dito sa Mabalas-Balas na barangay, no? Then dire-diretso yun yung papasok dito sa barangay Dagat-Dagatan, and dito na sa location. Kanina nakita niyo sa video na very nice background din, no? Meron silang rice field sa likod nila, kaya grabe, fresh air. And yun nga, malamig. Nung dumating yun kanina umaga rito, grabe ang lamig. And sa lahat ng mga viewers for the day, thank you for watching. And sa lahat ng mga lahat ng mga nanonood na taga Bulacan, yan, makikita nyo, all about type is home service, doing home service installation dito sa San Rafael, Bulacan. Actually lahat, almost yung buong Bulacan na ikot na namin eh. And we provide home service installation actually boom initially from Metro Manila, nearby areas North and South Luzon clients. Okay, thank you for watching. Sa lahat ng mga viewers, God bless everyone. See you sa susunod na client. Bye-bye.